quick explanation nitong setup ko. Nag-upgrade ako ng Lifeo 4. Ito yan, nakita niyo sa mga video ko. Nasa ilalim siya. 120 amp hour. So, ito yung buong setup. Naka-standby itong lithium ion ko. Medyo matagal na. So, makikita nyo, hindi na balance yung mga cell. Madami din ako ditong balancer. Experiment lang to kasi ito dati nauso, mura lang. So, nakaparallel yan dalawa. Hanggang ngayon, nagbabalance siya. So, medyo malaki yung difference kaya hirap siya. Kasi maliit lang ang balance ampere nito. Ito is passive balancer. Gumagana lang to pag umabot siya ng 4.1 volts. Tapos dinadrop niya sa resistor yung extra amperahe para hindi na tumaas pa yung voltaya. Parang protection na rin. So, nakaabang dyan yan. Matagal na to. So, in-upgrade ko ng lithium ion. Nagdagdag ako ng one solar MPPT charge controller. Tinanggal ko yung solar dito, nilipat ko dito sa MPPT. So kung makikita niyo yung screen nito, yan, naka-upgrade to priority yung battery. So ilaw muna, naka-connection lang to sa lahat ng ilaw sa bahay, internet at CCTV. So pagka na-reach niya yung low voltage disconnect ng battery, automatic yan, tatransfer yan sa grid. At pag low bat na, automatic magcha-charge din dito sa Lifeo 4 battery. So naka-upgrade to. Ang trabaho nitong one solar ay mag-charge lang ng battery pagka araw. Yan, makikita nyo 296 kasi makulimlim at 5.5 amps. Siguro mga panel nito nasa 2,000 kilowatt. 2,000 watts solar panel, sorry. Pag full charge na itong Lifeo 4 at na-reach niya yung 55 volts, gumagana itong grid tie inverter. So parang naka-hybrid ka. So gagamitin muna ng bahay yung grid tie inverter yung napoproduce ng solar pag dating niya ng 55 volts, which is 55 volts halos float na nitong Lifeo 4. Actually wala namang float ang Lifeo 4, so naka yung curve niya is nag-start sa around 3.6 each cell o 3.45. So almost doon ko sinetup yun. Maraming tutorial sa YouTube, hanapin nyo na lang. So yun, at 55 volts ito, umaandar to around 12 o'clock pag maganda ang panahon kasi umaabot na siya ng 55 volts. Usually, pag abot nyo ng 55 volts, ibig sabihin, full charge na yung Lifeo 4 ko. So, yan. Yan ang setup. Meron makabang dito mga pan. Yan. Mga pan. Kasi lalagyan ko ito ng cover para iwas alikabok. Lagyan ko ng cover yan. Tapos may lagyan ko ng temperature sensor. Pag tumaas yung temperature sa loob, under yung pan, pahigop. So, yan yung setup ko, DIY. Dati, andito yan. Yan. So, protection para hindi rin makapasok mga likabok. Medyo matagal na itong setup na to. Hindi pa uso ang Lifeo 4. Kaya nag-build ako nito. Lithium ion. Almost 1 year na making yan. Noong 2016 or 2017. Hindi lang. So matagal na yan. Pero most of the time, halos naka-backup yan kasi yung setup yan. Parang ganito rin. Lagi siyang pull, naka-standby. Pag pull na lagi,
gagaan na itong grid time. So sa mga nakakaintindi, siguro naintindihan nyo sa mga baguhan, medyo advanced itong setup na to. So yun lang, makakukuha kayo ng idea kung paano gumawa ng system. So matagal na tayo nagsasolar, hindi pa uso ang solar panel nun, wala pang mabiling mga brand new, or meron man napakamahal. So mga solar panel ko, meron ako apat na bago at apat na nabili ko pa na second hand nun, Sun Solar pa yung brand. So yun, yun lang setup natin. Wala pang plywood na pang cover, nagagahanap ako ng magandang cover nito. Inisip ko transparent para kita agad, hindi mo na kailangan buksan para makita yung loob. So yan, so far 2 weeks na, walang problema. Laging poor church and life yung offer ko. 24 hours, maandar ang mga ilaw, naka-off-grid, CCTV, internet. Hindi ko siya makitang low voltage disconnect. Makulimlim man o hindi. So maganda talaga yung mga bagong life offer. And dahil sa may BMS siya, madali siyang set up. At lagi siyang balance. Katulad nga, makulimlim. Kaya mababa ang produce. Yan. 293 watts lang pinoproduce niya. Makulimlim. 5 ampere. So voltage ng battery 53.6. So hindi pa under to. Under to ng 55 volts. So yung refrigerator, mga kung ano man yung matataas na load ay kay Meralco muna. Yan. Kung meron pa kayong ibang itanong, PM nyo lang ako para makatulong. So, yun lang po. Thank you. Thank you.